May pinagseselosan yan. Yung babae, pag moody siya, hindi, actually kasi pag babae nagseselos, hindi agad yan sinasabi na nagseselos. Never naming minsan ina, inaamin na nagseselos kami. Hey guys, it's me again, Dorian. Welcome back to my channel. So, for today's vlog, guys, is magdi-discuss tayo ng mga bagay-bagay tungkol sa mga kababae. So, first thing, guys, kung bakit yung mga babae is moody, siguro malapit na yung rigla. Kasi yung babae, pag malapit na yung rigla, lahat mainit. Yung ulo, yung katawan, lahat, guys, pati silangging ay mainit. So, pag bago sila riglahin, guys, talagang moody sila. So, instead na asarin nyo sila, dapat inaalon nyo sila that time kasi yung mga babae is very moody. So, second is, wait. Pag ang babae moody, guys, lalo na sa mga lalaki dyan, tip sa mga lalaki kung minsan moody yung mga babae is gusto lang nila gusto lang namin nalambingin nyo kami. Instead na pag nagmumudi kami, is magagalit din kayo, magmumudi din kayo. Dapat, lambingin nyo kami. Kasi minsan, ang mga babae, nagpapapansin lang yan. Gusto lang nila ng lambing, kaya sila, umaandar yung sayad nila. Then second is, may pinagseselosan yan. Yung babae, pag moody siya, actually kasi pag babae nagseselos, hindi agad yan sinasabi na nagseselos. Never naming minsan inaamin na nagseselos kami. Pag yung babae kasi nagselos, it's either may nilike kang post sa Facebook ng ibang babae, or yung post niya, na ilike mo pa yung iba pero yung post niya hindi mo na ilike sa Instagram or whatever, wherever man yan, sa TikTok or everything, or kinakausap ka niya tapos may kinakalikot ka sa cellphone mo. So, instead na magalit ka sa kanya kung bakit tinoyo na naman yung jowa mo, yung asawa mo, yung girlfriend mo, or yung partner mo, instead na magalit ka sa kanya kung bakit siya nagamudi, tanungin mo muna kung bakit, or kung alam mo na kung bakit, aluin mo na lang siya. So, yun. May pinagseselosan siya. Or, ang babae kasi, pag gutom, talagang may sayad yan. Minsan kasi hindi namin sinasabi nagugutom kami. Common sense yun na lang yun na, ay ito, naging moody kasi nga gutom siya. So, instead na magalit kayo, bilhan niyo na lang siya ng pagkain. It's either yung pagkain somewhere, yung mga gusto niyang pagkain, siguro meron naman siyang paboritong pagkain. So, instead na magalit kayo sa kanya kung bakit may sayad siya, bilhan niyo lang siya ng pagkain kasi malamang gutom Jones ang jowa niyo or yung asawa niyo. And next, apply to sa mga OFW na nasa ibang bansa, yung mga partner nila. Apply to sa mga OFW, guys, kasi long distance relationship. Pag yung jowa nyo tinutoyo na naman, or yung asawa nyo, or yung partner nyo tinutoyo na naman, ibig sabihin no, namimiss kayo kasi LDR nga kayo. So instead na magalit ka kung bakit galit na naman siya sa'yo ng walang dahilan, ang gawin mo, aluin mo na lang. Kasi kaya siya nagagalit sa'yo kasi gusto niyang lambingin kayo. Pero kasi nga, kabubuhan din minsan ng mga kalalakihan. Ayun, nag-jiwalay sila ng bonggang-bongga. Ganun, parang relate ha. May pinaghuhugutan. Or, wala lang talaga sa mood. Wala siya sa mood kaya moody siya. Ganun. Minsan kasi yung mga babae minsan, umaandar na lang. Wala siya sa mood. Kaya wala siya sa mood. Wala siya sa mood. Ganun. Kaya siya moody. Wala siya sa mood. Ayaw niya makipag-usap. Ayaw niya makipagkwentuhan. Ayaw niya kumain. Ayaw niya lumabas. Ayaw niya maligo on everything. So, pag moody siya, ganun, intindihin mo na lang. Maya-maya, mawawala din yan. So, next is, minsan sinasayad lang yung mga babae. Kasi parang likas na sa mga babae talaga yung may mga sayad. Yung parang bigla-bigla na lang nagagalit na walang dahil. Maayos pa kayong nag-uusap ngayon, tapos bigla-bigla na lang magagalit sa'yo. May in-scroll ng something dun sa social media niya, sa Facebook, sa Instagram, or sa TikTok. Bigla na lang siyang magagalit sa'yo. So, ayun, may sayad talaga yung mga babae. Minsan nagagalit talaga kami na walang mga dahilan. So, dapat inaalon nyo kami kasi kami mga babae, pag tirato nyo kasi kaming prinsesa, prince Bisaya, kabesh, prinsesa, or tinato mo kaming reyna, so itatato ka din naming hari. Pero pag tinato mo kaming wala lang, so bakit naman namin kayo tatatoy ng diba? Parang yun ang mga babae. Minsan kasi yung mga babae talaga mahirap intindihin. Pero pag, minahal mo naman, pag inalagaan mo naman, doble naman yung balik sa'yo. Kasi nga, first thing kasi, hindi naman yung babae yung lumapit sa'yo. Ikaw yung lumapit, so ikaw yung mag-adjust. Hindi naman ibig sabihin nun na
kababaan na sa mga lalaki yung pagpapakumbaba sa mga babae. Minsan kasi ano, iba kasi yung parang pag-iisip ng babae sa lalaki. So, kayo yung unang lumapit sa amin, hinayaan nyo kaming ma-fall, para, pero nung na-fall, binaliwala, ganun. Parang layo sa topic. So, parang layo sa topic. Pag ang babae moody, guys, i-ano lang yan. Hindi kasi lahat ng babae pag moody, ano, shopping agad. Kasi, hindi naman lahat ng babae sanay sa mga ganyang bagay. May mga babaeng simple lang. Pag moody siya, gutom, bilhan mo ng isaw sa kanto, tapos. Diba? Busog na yan, wala nang daming sasabihin. Pag moody siya, lambingin mo lang, yakapin mo lang ng bonggang-bongga, or basta lambingin mo lang sila ng bonggang-bongga, okay na. Hindi mo kailangan bumili ng expensive na mga bagay para lang mawala yung sayad niya. Kasi minsan talaga yung mga babae, sadya lang talagang may sayad sila. Or minsan kasi ano, kahit magkalapit kayo, kahit hindi, yung pagkamiss mo naman sa isang tao, is hindi lang siya kasi ano, hindi dahil magkalayo kayo. Minsan kahit magkalapit kayo, namimiss mo siya. Yung parang may something sa kanya na hinahanap mo, or may mga bagay na parang na, hindi niya nagagawa recently sa'yo. Yung parang namimiss mo siya tapos nagpapapansin ka sa kanya. So kung kilala mo talaga yung partner mo o yung asawa mo o yung jowa mo, malalaman mo naman kung bakit siya nagkakaganon. So hanapan mo ng paraan bago lumala. Kasi pag yung sayad ng babae lumala, or yung pag moody lang yan ngayon, tapos pag tinoyo na ng bonggang-bongga yung babae na yan, mahirap na aluhin yan. Kasi kami mga babae, minsan ma-pride din kami eh. Pag hindi kami inalo, di hiwalay kung hiwalay, di ba? Lalo na kung nakapag-asawa ka ng, or nagka-jowa ka, or nagka-partner ka ng independent woman. Woman? Kung saan kayo komportable? Kung nakapag-ano kayo ng ganong klaseng babae, ano kasi yan eh? It's now or never. Kasi, tawag niyan, mas kaya, alam kasi nila na kahit mawala ka sa buhay nila, or kahit i-let go mo sila, or kahit iwanan mo sila, kayang-kaya nila yung sarili nilang ibangon. Kasi may mga babae na, yung parang independent person na sila nung nakilala mo. So, nung, kung babaliwalain mo sila sa simpleng pagkamudi nila, parang hindi sila manghihinayang na iwanan kayo. Hindi sila parang wala sa kanilang any bit of regret, or ano mang paghihinayang. Kanang manghinayang gani, nahirapan na. Basta wala sa kanila yung abit na paghihinayang na mawala ka, kasi especially kung hindi mo sila tinitreat na gusto nilang paraan ng pagtreat mo sa kanila. Kasi yung mga babae, pag treat mo sila ng like you love them with all your heart, i-doubly ang ibibigay sa inyo. Kahit yung babaeng pinakamasungit, mapapalambot mo yan once na pinakita mo sa kanila yun. Especially yung totoo lang, hindi naman yung magkukunwari kang tataturuhin mo sila ng maayos, or magkukunwari, may langaw sa aming paligid, pasyensya na. Yung ano ba, yung magkukunwari kayong mahal niya siya or special siya, deep inside hindi. Kami kasi mga babae, mas mararamdaman namin yung tunay na kayo. Mas ma-appreciate namin, ma-appreciate namin yung tunay na kayo pag pinapakita niyo yung tunay na kayo. Hindi yung puro pakitang tao lang dahil ganyan, dahil pa social media, pa sweet, hindi. Mas okay kasi sa amin yung you treat us good privately kaysa pinopost niyo kami or pinapakita niyo kami ng maganda in public, pero personally naman parang mas malamig pa kayo sa halo-halo, ganun. So yun lang guys, parang naisipan ko lang para magkaroon naman ng idea yung mga lalaki kung paano nila i-treat yung mga yung mga babae pag nagkaroon ng sayad or tinoyo or tinopak, whatever yung term niyan. Dapat marunong kayong bumalanse ba? Kasi pag tinet niyo yung babae ng bonggang-bongga din yung ibabalik sa inyo, ganun. So, diba? So, yun lamang guys. Yun lamang sa video ito. Parang naisipan ko lang siya i-discuss inyo. Mag-comment kayo below kung ano pa yung mga bagay or mga dahilan kung bakit nagiging moody yung mga babae. At yung mga lalaki, ano yung mga ways na ginagawa nyo guys na para mawala yung pagka-moody nila. Kasi I'm sure naman, every sayad of a person, of a girl, is meron talaga siyang gamot. Meron siyang nakalaan na gamot, ganun. Kasi ako guys, pag sinasayad ako, pag naiinis ako sa person, simpleng yakap lang, okay na ako, minsan.
hindi, you don't have to say sorry eh. Mas maganda kasi yung pinapakita mo, mas maganda yung pinapakita mo yung ano mo. Kasi ako hindi, kasi ako mabukal na tao, yung ako yung naghihingi ng sorry, kasi ako talaga hindi ako, ako yung taong ayokong humihingi ng sorry. I don't know why. For some reason, hindi talaga ako yun. Ewan ko ba? Pero pag ako na, alam ko namang ako yung may kasalanan, kahit hindi ako humingi ng sorry sa'yo, at least ipapakita ko naman sa'yo na, ano ba, yung parang, nagsisisi ako sa ginawa ko. Pero yung, alam kong hindi ko naman kasalanan kung bakit ako tinopak or bakit ako tinoyo. Ikaw yung dahilan. Dapat alam mo yung, ano, yung paraan. Sa pagkain, o ako, makukuha mo ako sa pagkain, ganun. Sa mga lambing, ganun. Arte, gusto lang pala ng lambing. Malantod ka, bash. Binibigay niyo sa babae. A simple attention makes our heart melt. Yung parang simpleng attention, pero para sa amin is, ano na yun, napakalaking bagay na. Kasi yung mga babae is gusto talaga nila ang attention ninyong mga lalaki. Hindi man full, at least binibigyan niyo kami ng konting attention, care. Kasi hindi lahat ng babae gusto ng mga expensive gifts eh. Hindi lahat ng babae gusto ng mga parigarigalo and everything. May mga babae kasing ano, mas gusto nila yung attention mo for being thoughtful, pagiging caring. Pero wag naman yung sobrang oh. Eh ha, yung napaka-arte na parang too good to be true na parang nakakainis na, nakakairita na kasi yung sobrang kaartehan. Lalo na pag long distance relationship kayo kasi alam mo na parang grabe ah, sobra naman. Oh, ina besh. Ganun. Dapat kasi ano, truth lang. Truth. Yung totoong ikaw. Kung masungit ka, pakita mong masungit ka. Kung ano kasi, hindi naman ibig sabihin nun na lalaki ka, wala ka ng karapatang magalit din. Pag sumusobra na yung babae or sobra na sa limitasyon ng pagiging moody, minsan ipakita mo rin sa kanya na mali yon, na hindi tama yun, di ba? Kasi parang below the belt na yung galit niya sa'yo, yung pasiselos na hindi na maganda. Dapat ipa-explain mo din sa kanya na hindi na tama. Kumbaga, explain mo sa kanya na ano, na hindi na maganda yung ginagawa niya, hindi na healthy para sa relationship niyo. Dapat ipa-explain mo din sa kanya kasi minsan yung mga babae, kailangan mo din sabihin sa kanila para matauhan sila sa mga pinagagawa nila na hindi na okay, hindi magiging okay para sa relasyon yung dalawa, yung pagiging bugnutin or tupakin ng partner niyo. Pero sana, diba, lambingin niyo lang, okay na kami, ganun. So, yun lamang sa video ito, guys. Salamat sa panonood. Sana yung mga lalaki nanonood dyan, may natutunan kayo. And sana, guys, kung meron kayong partner ngayon, meron kayong special someone, meron kayong asawa, jowa, partner, or nililigawan, threat, ipakita niyo sa kanya yung totoong ikaw nang maaga pa, or ipakita mo sa kanila na ano, na yung tunay na ikaw, kung paano ka magmahal, paano ka, kasi ipakita mo both side, hindi lang yung pagiging good side mo ipakita mo din yung bad side mo minsan, pero hindi naman to the extent na masasaktan mo siya. Yung parang in realization lang sa kanya na tao ka, meron kang good side at bad side, yung parang para mag-work yung relationship niyo. And guys, kung meron man kayong special someone ngayon, treat them good ngayon. Hindi yung sa panahong huli na ang lahat. Na parang nagsisisi ka na iba na yung gumagawa sa kanya, iba na yung naglalambing sa kanya, iba na yung nagpapangiti sa kanya, iba na yung nagpapasaya sa kanya. Kasi baka hindi mo na maibalik yon, yung dating kayo. Baka hindi mo na maipakita sa kanya yung mga bagay na gusto mong ipakita. Kasi huli na, naipakita mo na yung sobrang bad side. Sumobra ka sa bad side mo. Hindi mo na maipapakita yung good side mo. Huwag niyong antayin na mahuli yung lahat, guys, kasi nasa huli talaga yung pagsisisi. So if ever meron kayong special someone or partner, everything, ano man dyan, ipakita niyo na sa kanya yung buong pagmamahal niyo, kasi life is too short para sayangin natin. We only live once. Dapat ipakita natin kung ano yung tunay na tayo bago pa mahuli ang lahat. So, yun lamang po sa video ito, guys. Maraming salamat sa paglaan nyo ng oras sa pakikinig sa video ko. And sana, guys, hindi kayo magsawang suportahan ako. And sa hindi pa po nakapag-subscribe sa channel ko, please click the subscribe button with the notification bell para updated kayo sa mga upcoming videos ko. And sa mga nakapag-subscribe na po sa akin, maraming salamat po. Sa walang sawang pagsuporta sa akin, guys. Na-appreciate ko po lahat ng support nyo kahit yung video ko minsan ay nonsense na maraming salamat pa din. Sana, guys, we always keep safe. Always spread love. Charot. Ay, sa din ako sa pinakamuding tao sa mundo. Ewan ko ba? Ano na yun? Parang ano ko na yun? Parang basta moody talaga ako na person. So, spread the love. Ingat po tayong lahat. Stay connected, guys, and God bless. Maraming salamat. This is Dorit Sugabo, and I'm signing off. Bye, yers!